Birheng Maria ang matapat sa pagsunod sa pahayag ng Diyos na tagapagligtas. Sumaiyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon, tuwing pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. At ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Nagiging tapat ba tayo sa Diyos sa ating mga pagpapasya? Ginugunita po natin ngayong araw na ito ang kalinis-linisang puso ni Maria. Laging kasunod po yan ng pagdiriwang ng kabanal-banalang puso ng ating pong Jesus Nazareno. Kaya sa tradisyon, sila ay tinatawag ng kambal na puso. Twin hearts, laging magkasunod. Subalit bukod pa roon ay may mga pagkakapareho. Obviously, kasi hindi ba't ang ating pong Jesus Nazareno ay pinalaki sa katapatan sa Diyos ng ating mahal na ina? At sa ginagawa ng ating pong Jesus Nazareno, nakikita natin yung mismong katangian ng mga magulang na nagpalaki sa Kanya. Hindi lang ang ating mahal na Birhen, kundi ang ating dakilang amang si San Jose. Kaya hindi malayo na ang puso ng ating pong Jesus Nazareno ay naturuan, napalago, napalaki rin ng kanyang mga mapagmahal na magulang. At magandang tignan po na bukod pa sa ipinaglihing walang kasalanang mana ang ating mahal na Birhen, no, yung linis ng kanyang puso ay hindi lamang dala ng kawalan ng kasalanang mana o ng hindi pagkakasala marahil. Pero higit sa lahat, ito po ay malinis dahil tapat sa Diyos. At ito po yung magandang pagnilayan natin at mainam na pagnilayan sa araw na ito.
yung katapatan natin sa Diyos sa araw-araw na pamumuhay. Yung ating mabuting balita ay isa na namang serye, bahagi ng serye ng mga kwento noong mga unang taon ng ating pong Jesus Nazareno. Kung kayo'y madalas magrosaryo, pamilyar sa atin ito lagi. Tumungo sa pista ng Paskwa ang banal na pamilya. At hindi ito biro, hindi ito isang jeep papuntang SM Manila. No? Hindi ito dalawang istasyon lamang ng LRT. Kapag ang, galing kang Nazareth, patungo ka sa Jerusalem, mahigit kumulang 3 araw na paglalakbay sa isang caravan o isang malaking sasakyan, no, na o karwahe, at dahil maraming tao, medyo mabagal ang daan o mabagal ang patungo doon. Kaya patungo doon 3 araw. At sa pagdating doon, nakita natin sila, subalit sa pag-uwi, no, maganda ring tignan na naglalakbay ang mga lalaki at babae ng hiwalay. Si Jesus bilang batang lalaki, 12 taong gulang, ay maaaring sumama doon sa karwahe ng mga lalaki o sa karwahe ng mga babae. Dahil bata pa siya, pwede pa siya doon. Pwede pa siyang alalayan ng kanyang mahal na ina. Kaya hindi nila alam kung nasaan si Jesus. Akala ni Jose na kay Maria. Akala ni Maria na kay Jose. Inabot ng mga araw. Maaari sa kalahati ng biyahe, syempre may stopover yan. 3 araw yan eh. Doon nila natanto, eh wala pala sa'yo. Paano na yan? Kaya sila ay dali-daling bumalik, hinanap sa mga kamag-anak o baka naman nasa sa inyo. Pagbalik sa Jerusalem, araw din ang inabot. At sa wakas, nakita nila sa templo. At ang sagot ng ating pong Jesus Nazareno sa templo, sa kanyang kabataan, sa kanyang pagiging totoo lamang, hindi po ba't naririto ako sa bahay ng aking ama? Na hindi nila naunawaan. Siguro pag-uwi na lang nung inalala nila yung pangako ng anghel at lahat-lahat, no? Pero higit pa po rito, pagkatapos ng nangyari, no? Hindi ko nabasa kanina. Akala ko katapusan na ng mabuting balita, no? Anong nangyari? Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Ibig sabihin, inalala, nagsilbing gabay, nagsilbing paalala sa kung sino ba itong anak na kanyang pinalalaki. At ito po siguro yung susi sa katapatan sa Diyos. Yung masusing pag-iingat ng mga bagay-bagay sa ating mga puso tulad ng mahal na ina. Hindi lang basta-basta inaalala kung ano yung nagawa ng Diyos sa atin. Hindi lang basta-basta inaalala yung mga pinagdasal natin na natugunan, mga pinagdasal natin na hindi nasagot pero iba yung binigay sa atin, mga hamon na pinagdaraanan natin at dinadamayan tayo ng Diyos, mga problemang pinagdaraanan natin, at mga bagay na iniisip natin sa kasalukuyan at kung paano natin matutugunan lahat ng iyan. Kagaya ng ating mahal na ina, sana yung ginagawang kabutihan ng Diyos sa atin, yung mga alaala na tayo'y tinugunan, tinulungan, binigyang linaw, inaalala sa puso. Para saan? Para kapag dumating na yung mga desisyon na kailangan natin pagpasyahan, pag dumating na yung mga suliraning makapagpapabago sa atin, pag pinagdaanan natin iyon, pinag-iisipan at pinagpapasyahan natin ng inaalala
ang pag-ibig, pagmamahal, paggabay ng Diyos. Marami po sa atin nandito dahil doon. Di alam ang gagawin sa problema. May mga utang na kailangang bayaran. May mga taong kailangang pagsilbihan. May mga pangarap na kailangang tuparin. Pag ba pinagdadasal natin itong mga ito? At pag pinagdidesisyonan ba natin ito? Nasa isip at puso ba natin kung ano ang hindi lamang ang binigay ng Diyos, pero kung ano rin ang inaasahan niya sa atin. Bukod pa sa pagiging praktikal, iniisip ba natin kung saan patungo ang ating buhay? Kaya naman po sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, dala-dala ang mga bagay na ito. Hingin natin ang biyaya na matulad tayo sa puso ng ating mahal na ina. Pinagninilayan, pinag-iisipan, pinagdadasalan ang kanyang bawat pagpapasya. Nang sa gayon, kung ano man ang kanyang piliin, kung ano man ang kanyang gawin, ay nananatiling pagpapahayag ng katapatan sa Diyos, katapatan sa kanyang anak. At sa araw na ito, tanungin natin ang ating mga sarili, sa aking mga pagpapasya, tunay ko bang pinag-iisipan ang mga ito? Tunay ko bang pinagdadasalan at pinagninilayan ang mga ito? Kalinis-linis ang puso ng mahal na Birheng Maria, gabayan at ipanalangin niyo po kami.